Tayo po ang lahat. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipanin nyo ang trumpeta sa ating pagkabagabag. Sa Diyos tayo'y tumawag, sa ating mga kaaway tayo ay kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Hipanin nyo ang trumpeta. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, amen. Sumain nyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang banal na misa ay pagkakataon upang tayo'y sariwain ang ating pangakong mahalin at paglingkuran ang Panginoon. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyaya mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklukha sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, ipagkalumong kami makasamba sa inyo na may loobing taimtim na totoo, at kami rin naway magmahal sa aming kapwa-tao na may damdaming ibinubunsod ng iyong Espiritu sa pamamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreyo. Mga kapatid, magpapatuloy pa ba ako kung ang panahon para isalaysay ko ang tungkol kina Gideon, Barak, Samson, Jephte, David, Samuel, at sa mga propeta? Dahil sa pananalig nila sa Diyos, nakalupig sila ng mga kaharian, gumawa ng matuwid, at nagkamit ng mga ipinangako ng Diyos. Nagpatikom sila ng bunganga ng mga leyon, pumatay ng nangangalit na apoy, at naligtas sa tabak. Sila'y mahihina, ngunit binigyan ng lakas upang maging magiting sa digmaan, anupat na paurong ang hukbo ng dayuhan. Dahil sa pananalig sa Diyos, ibinalik sa mga babae ang kanilang mga patay matapos buhaying muli. May mga tumangging palayain sapagkat pinili nila ang mamatay sa pahirap upang muling buhayin at magtamo ng mas mabuting buhay. Mayroon namang nilibak at hinagupit, at mayroon ding nabilanggong gapos ng tanikala. Sila'y pinagbabato, nilagari ng pahati, pinatay sa tabak. Mga balat ng tupa at kambing ang dinaramit nila. Sila'y mga nagdarahok, aping-api, at pinagmamalupitan. Hindi marapat sa kanilang daigdig. Nagpagala-gala sila sa mga ilang at kabundukan. Nagtago sila sa lungga
at mga yungib sa lupa. At dahil sa kanilang pananalig sa Diyos, isang kasaysayang di malilimot kailanman ang kanilang iniwan. Ngunit ang pangako ng Diyos ay hindi natupad sa kanilang kapanahunan sapagkat may lalong mabuting panukala ang Diyos para sa atin. Ang tayo'y makasama nila kapag tinupad na niya ang kanyang pangako. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magpakatatag ang tanang may tiwala sa may kapal. Magpakatatag ang tanang may tiwala sa may kapal. Poon ang pagpapala mo'y yung ilaan sa mga anak mong may takot na taglay. Kagilagilalas, malasin ninuman ang pagkalinga mo sa mga hinirang na nangagtitiwala sa iyong pagmamahal. Magpakatatag ang tanang may tiwala sa may kapal. Iyong kinalinga at iningatan mo laban sa adhika ng masamang tao, dinala sa ligtas na dakong kublihan upang dihamakin ng mga kaaway. Magpakatatag ang tanang may tiwala sa may kapal. Purihin ang poon sa kanyang pag-ibig na dulot sa akin nang ako'y magipit. Magpakatatag ang tanang may tiwala sa may kapal. Ako ay natakot, labis na nangamba, sa pag-aakalang itinakwil mo na. Ngunit dininig mo, yaong aking taghoy, nang ako'y humingi sa iyo ng tulong. Magpakatatag ang tanang may tiwala sa may kapal. Mahalin ang poon ng mga hinirang, ng lahat ng tapat na mga nilalang. Ang tapat sa kanya ay iniingatan, ngunit ang palaloy pinarurusahan. Magpakatatag ang tanang may tiwala sa may kapal. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, alleluia, alleluia. Narito at dumating na isang dakilang propeta, sugo ng Diyos sa bayan niya. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, dumating sina Jesus at ang mga alagad sa ibayo ng lawa, sulupain ng mga Geraseno. Pagkababa ni Jesus sa bangka, siya'y sinalubong ng isang lalaking galing sa libingan. Ang lalaking ito'y inaalihan ng masamang espiritu at ang libingang naninirahan. Hindi siya maigapos ng matagal kahit tanikala ang gamitin. Malimit siyang ipangaw at gapusin ang tanikala, ngunit pinaglalagot-lagot niya ito at pinagbali-bali ang pangaw. Talagang walang makasupil sa kanya. Araw-gabi nagsisigaw siya sa libingan at sa kabuluran at sinusugatan ng bato ang kanyang sarili. Malayo pa'y natanawan na niya si Jesus. Siya'y patakbong lumapit at nagpatira pa sa harapan niya at sumigaw ng malakas, "Jesus, anak ng kataas-taasang Diyos, anong pakialam mo sa akin? Huwag mo akong pahirapan alang-alang sa Diyos." Sinabi niya ito sapagkat iniutos sa kanya ni Jesus, "Masamang espiritu, lumabas ka sa taong ito." Tinanong siya ni Jesus, "Ano ang pangalan mo?" "Pulutong, sapagkat marami kami," tugon niya. At mahigpit nilang pinakausap kay Jesus na huwag silang palayasin sa lupaing iyon. Doon na may sa libis ng bundok ay may malaking kawa ng mga baboy.
na nangingingain, nagmakaawa kay Jesus ang masamang espiritu ng wika, papasukin mo na lang kami sa mga baboy. At sila'y pinihintulutan niya. Lumabas sa taong masamang espiritu at pumasok sa mga baboy ang kawan na may 2,000 ay sumibad ng takbo tungo sa pampang ng lawa, nahulog sa tubig at nalunod. Nagtatakbo ang mga tagapag-alaga ng kawan at ipinamalita ito sa bayan at sa mga nayon, kaya't bumaroon ang mga tao upang tingnan kung ano nga ang nangyayari. Paglapit nila kay Jesus ay nakita nila ang lalaking inalihan ng demonyo. Nakaupo ito, may damit at matino na ang isip. At sila'y natakot, isinalaysay sa kanila ng mga nakakita ang nangyari sa inaalihan ng mga demonyo at ang sinapit ng mga baboy. Kaya't ipinamanhik nila kay Jesus na umalis sa kanilang lupain. At sumakay na si Jesus sa bangka, nakiusap ang inalihan ng mga demonyo na isama siya, ngunit hindi pumayag si Jesus. Sa halip ay sinabi niya, umuwi ka at sabihin mo sa iyong mga kasambahay ang lahat ng ginawa sa iyo ng Panginoon at kung paanong nahabag siya sa iyo. Umalis ang taong yun at ipinamalita sa Decapolis ang ginawa sa kanya ni Jesus at nanggilalas ang lahat ng nakarinig noon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Sa simula ng panibagong linggo, binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibendisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng maraming grasya mula sa ating butihing Senyor. Pagnilayan po natin ang Biblia, ang salita ng Diyos, upang maging gabay natin, malaman natin ang kalooban ng Diyos. Sa mga regular na nagsisimba, sinusubaybayan po natin ang sulat sa mga taga-Ebreyo. Si Jesus ang dakilang saserdote na nag-alay ng sakripisyo, buhay niya para sa atin. At siya'y namamagitan sa Diyos at sa tao. At minumungkahi sa atin ang mga tao sa Biblia. Noong linggo, nang nakaraang linggo, si Abraham, ang ating ama. Modelo si Abraham sa pananampalataya, pagtitiwala. Abraham, umalis ka sa lugar na pamilyar. Pumunta ka sa lupang ipinangako, pananampalataya. At may mga mungkahi naman, mga binanggit na mga tao, mga hukom, mga hari, mga propeta. Ano naman? Ito yun, mga sina Gideon, Barak, Samson, Hepte, mga kwanyan, mga hukom. Si David, hari. Si Samuel, propeta. Marami mga, ano mga katangian nila? Katapatan. Katapatan sa Diyos. Hindi nila kinalimutan, hindi nila pinagpalit ang Diyos. Lagi sila sa panig ng Diyos. Sa ating ebanghelyo, mga kapatid, nako, pinagaling ni Jesus ang isang tao, pinaalis. Sobra, hindi lang masamang demonyo, masamang espiritu. Ang pangalan ay pulutong. Ibig sabihin pulutong, napakarami nila. Ika nga, sa boarding house, maraming border na mga masasamang espiritu. Hirap na hirap yung tao. Kahit na igapos o ilagay sa tanikala, ha, yung metal, naku, na nasisira ang kapangyarihan ng mga bakal sa dami kasi ng mga inaalihan ng masasamang demonyo sa kanya. Naku, at saka sinusugatan ng sarili, kawawa naman ng tao. Pero si Jesus, lumayas ka! Lumayas ka! Sa ibang mga eksena, yung mga tao hangang-hanga kay Jesus kasi ang ganda ng ginawa niya, milagro. Pero dito, may pakiusap ang sabi ng mga taong nakasaksi,
Ito, babasahin ko po. Kaya't ipinamanhik nila kay Jesus na umalis sa kanilang lupain. Eh bakit nila pinapalaya si Jesus? Kasi may-ari sila ng babuyan. May nag-aalaga ba kayo ng baboy? Di ba? Malaki kita dyan, di ba? Alaga ka lang ng konti baboy, may hilig tayo sa lechon. Eh, kasi mga demonyo, masamang spirito, sige, iiko ka muna kami, ha? Parang ang dinidemonis na sila. Do? O, saan kami pumunta? Nakiusap siya sa mga baboy, may 2,000 baboy doon. Naku, pumunta yung mga masasamang spirito sa mga baboy. Tapos, nagtakbuhan, tumalon, nalunod sa lawa. Sinabi kay Jesus, wag na po kayong babalik dito. Malulugi ang aming negosyo. Sayang din yung 2,000 baboy. At yung tao naman, nagpresenta siya. Siyempre, pinalaya ka. Ang dami ba mga maton na mga masasamang demonyo yung pinalaya sa'yo? Pwede bang sumama sa inyo, Panginoon? Maging alagad po ninyo, tagasunod. Susunod po ako sa inyo. Sabi ni Jesus, hindi na kailangan yan. Sabihin mo na lang kung gaano kabait ang Diyos sa'yo at ipamalita mo yan sa Decapolis. Ibig sabihin Decapolis, 10 lungsod. Ayan. Naging saksi siya. Sige. Parang pagtanaw ng utang na loob at saka ang laki ng utang na loob niya. Yung 10 lungsod. Ito ang ginawa sa akin ng Panginoon. Dati, inaali ako ng demonya. Ngayon, malaya na ako. Sige po. Pagnilayan po natin ito. Sa tulong ni Maria, ni San Jose, mga santong tumutulong tuwing may pandemya, lalo na lalo si San Roque, nawa tayo rin. Basta pinagbigyan na tayo ng Diyos, tumanaw tayo ng utang na loob sa Kanya. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, natitipon kay Kristo na lumulupig sa kasamaan. Ilapit natin sa Ama na may pananalig ang ating mga panalangin. Ating tutugon po, kataas-taasang Diyos, ipag-adya mo kami. Kataas-taasang Diyos, ipag-adya mo kami. Ang Santo Papa, ang mga obispo, mga pari at mga diakono, naway matulungan tayong manatiling matatag sa ating pananampalataya. Manalangin tayo. Kataas-taasang Diyos, ipag-adya mo kami. Ang mga Kristiyanong mananampalataya, naway magkaroon ng tapang ng mga pagsalita ng may katatagan sa ngalan ni Jesucristo. Manalangin tayo. Kataas-taasang Diyos, ipag-adya mo kami. Ang mga naging manhid na sa pagkakasala, naway hipuin ang Espiritu Santo upang magsisi at magbago sila ng pamumuhay. Manalangin tayo. Kataas-taasang Diyos, ipag-adya mo kami. Ang mga hinanakit dahil sa hirap at pagdurusa, naway maalalayan natin ng walang pag-aalinlangan. Manalangin tayo. Kataas-taasang Diyos, ipag-adya mo kami. Makalangit na Ama, nagbubunyi kami sa iyong nag-uumapaw na pag-ibig para sa amin. Paghariin mo ang iyong kapangyarihan sa amin. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ng aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa iyo. Nawa'y
dalhin ng iyong anghel ang aming panalangin sa iyong dambana. Katulad ng halimuyak ng insenso, umaakyat sa kalangitan. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayran niyang banal. Ama namin, lumikha ang mga alay na ngayon aming inihahanda sa hapag na ito ng iyong dambana, ay iyong tanggapin at gawaran ng pagpapala upang mapagsaluhan namin ang kaligtasan mong ginawa sa pamamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo at pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwas ng lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Yesus. Kaya kaysa na manghela nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kalob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gindi naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain. Bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapi na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mapumanaw, kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagdapating kami lahat na makasali sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos, ang ating Nuestra Señora de la Buena Hora, ng kabiyak na puso niyang si San Jose.
Kaysa ng mga apostol, San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigding ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng manakakagaling na utos sa turo ni Hesukristo na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Hesukristo, sinabi mo sa iyong apostol, kapayapaan ang iniiwang sa inyong aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungyan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa yun sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumainyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad na mainayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Kanyang alay, magsimba tuwing linggo, tularan si Maria, kapwa na titulungan, tinanggap
ko si Jesus at ang puso'y kaisaya. Tinanggap ko si Jesus at ang puso'y kaisaya. Pag-asa kanyang taglay sa langit walang hanggan. Lumakbay Pilipino, yakap tayo ni Jesus. Tinanggap ko si Jesus at ang puso'y kaisaya. Tinanggap ko si Jesus at ang puso'y kaisaya. Pagkain kaniyang bigay, kumunyon tayong lahat. Tumira sa loob ko, buklod tayo sa Diyos. Tinanggap ko si Jesus at ang puso'y kaisaya. Tinanggap ko si Jesus at ang puso'y kaisaya. Pag-ibig kanyang alay, magsimba tuwing Linggo. Tularan si Maria, kapwa natin tulungan. Tinanggap ko si Jesus at ang puso'y kaisaya. Tinanggap ko si Jesus at ang puso'y kaisaya. Paalala, pagkatapos po ng misa, babasbasan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusap po sa lahat na manatili lamang po sa inyong lugar. Pagkatapos ng pagbabasbas, mangyari lamang po na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintayin pong banggitin ang kulay ng inyong inuupuan bago po kayo lumabas ng simbahan. Nang sa ganon, maiwasan ang siksikan sa mga pintuan ng simbahan. Maraming salamat po sa muling pagbisita sa dambana ng Poong Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kaming nagsipakinabang sa piging ng aming kinamtang kaligtasan ay humihiling ng iyong bigyang kaunlaran sa pananampalatayang wagas kailanman sa tulong ng panubos na ngayon iyong bigay sa pamamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na ikay narito pa sa daigdig, maraming gumaling dahil sa pagkandanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ikay nulalhati na dyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoon Diyos, sharing aming mahinaing, at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoon Kristo at inyo po mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maadya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maadya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maadya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Pagbabasbas sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan. Mahal na po ang Jesus Nazareno,
Iniyayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kailingan yung angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang yung katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nila mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon ito na way maalala nila mga pangako nila noon sa binyag na ikaw lang iibigan at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Araw-araw po ako nagbibigay ng ulat sa inyo. Ipagdasal po natin na matapos ng pandemya at ang variant na galing pa sa United Kingdom, bagamat nandito na sa ating bansa ay hindi kumalat, masupil, at tayo po'y mabigyan ng proteksyon. Maraming salamat po. Tuloy-tuloy po yung ating pagbibigay ng soup kitchen sa ating mga komunidad at ang mga ayuda sa ating mga individual na nagugutom ngayong kapanahunan ng pandemya. Ang mga nagbigay kahapon, 1 sack of rice, 50 kilos, 1 box noodles, 1 box biscuit, 1 box corned beef, 1 box canton, 1 box sardines, 4 packs coffee, 3-in-1, 1 sack of rice, 50 kilos, 1 box pasta and sauce, 2 sacks of rice, 25 kilos, 1 sack of rice, 50 kilos, 6 sacks of rice, 25 kilos, 4 sacks of rice, 25 kilos, and 4 sacks of rice, 25 kilos. Salamat ng marami sa inyong kagandahang loob. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Paglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Yesu Cristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulualhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulualhati ka namin.